Laking gulat ng CEO nang matikman ng bagong luto ng kanyang kasambahay. Kalasa kasi ito ng luto ng dating kasintahan niya. Ito na nga kaya ang babaeng matagal na nga niyang hinahanap? Sabi nila, first love never dies. Yung tipong magkalayo man kayo at maghiwalay sa mahaba at matagal na panahon ay mananatiling may puwang sa puso niyo ang isa't isa. Gaano nga ba katotoo yun? Alamin natin ang kwento ng buhay ni James. Sir, I found a new personal chef for you, as you requested. Sa lahat kasi ng applicants, siya lang ang nag-stand out para sa akin. I mean, experience-wise, medyo tagilid kumpara sa iba na nag-masteral pa sa ibang bansa. Pero grabe ang dedication. Nakakatuwa po siya. Tapos ko na po siyang i-orient kahapon. At okay naman po siya for me. Do you want to see her curriculum vitae? Para kung hindi niyo po nagustuhan, masabihan ko na siya kaagad. Mahaba at magalang nga nasaad ng sekretarya ng lalaki. No, Liz. Thanks. May tiwala naman ako sa'yo. Mahina ang boses na sagot nga ng lalaki na abalang nakatingin nga sa laptop nito na nakapatong nga sa office table. Okay, sir. Sasabihan ko po siya na magsimula na tonight para makapunta na po siya sa mansyon at matikman niyo na po kaagad ang luto niya. Just call me if you need anything. Babalik lang po ako sa table ko. Uwi ka nga ulit ng babae bago naglakad palabas ng opisina. Hindi naman kumibo ang lalaki na abala pa rin sa marami na ginagawa. Siya nga pala si James Andrew Aboitiz. James ang tawag sa kanya ng mga malalapit na kaibigan, kamag-anak at pamilya niya. Samantalang sir, o kung hindi kaya ay Mr. Aboitiz naman, ang tawag sa kanya ng kanyang mga empleyado, kliyente at ng iba pa. 29 years old na nga siya. Graduate ng kursong Aerospace Engineering. At ilang taon pa nga lang ang nakalilipas nang magpa siya nga siyang magtayo ng sariling negosyo. Ang Aboitiz Aviation Services, isang kumpanya kung saan sila nagre-repair ng mga eroplano, chopper at kahit na ano pang panghimpapawid na sasakyan. Gaya ng lahat, nang nagsisimula pa lang sa negosyo ay hindi naging madali sa kanyang lahat. Kahit pagaling naman siya sa mayamang pamilya, mas pinili kasi niya na hindi humingi ng tulong sa mga magulang niya at patunayan sa lahat at sa sarili niya na kaya niya. Nagawa naman niya yun. Pagkalipas lang kasi ng 3 taon, isa na nga ang AAS o Aboitiz Aviation Services sa mga kilala at pinagkakatiwalaang aviation company sa buong Pilipinas. Tumanggap na nga siya ng maraming awards at na-feature sa maraming articles, magazines at maging sa mga TV networks. But even after all this success, hindi niya maintindihan pero pakiramdam niya ay may kulang pa rin. Busy? Agad siyang nagangat ng tingin nang marinig nga. Ipagkaraan ng ilang oras, ang isang boses. Tipid naman siyang ngumiti at tumango nang makita nga ang kaibigang si Trixie Lim. Gaya niya, ay galing din si Trixie sa pamilya ng mga negosyante. Magkaibigan ng mga tatay nila, kaya bata pa lamang ay magkakilala na nga sila. Sa katunayan, matagal na nga silang nilareto sa isa't isa. Maganda naman si Trixie kung dutusin, pero hindi talaga niya magawang tignan ng babae. Nahigit pa sa kaibigan. Wala siyang ibang maramdaman dito. Kaibigan lang talaga. As usual, sagot nga niya sa babae. Ano nga palang ginagawa mo rito? Hindi ka busy sa shop mo? Tanong pa nga niya. Nagmamay-ari kasi ang babae ng isang jewelry store at may ilang shop na nga rin ito sa buong Luzon. No matter how busy I am, I will find time for you, my friend. Nakangiti at may halong lambing naman na sagot ng babae. Kaya mahina siyang natawa. Tinatawagan kasi kita kanina para ayang mag-dinner, pero hindi ka naman sumasagot. Kaya nagpunta na lang ako rito, pinapasok na ako ng sekretary mong si Liz. Since wala ka naman daw kasama rito eh. Dagdag pa nga ng babae, kaya marahan na nga lamang siyang tumango. I'm flattered, Trix. Pasensya na kung hindi ko nasagot ang tawag mo.
Medyo marami lang talaga akong tinatapos na trabaho. Pero pwede naman tayong mag-dinner sa bahay. Liz just found me a new personal chef. Ngayong gabi daw ang simula niya. Sabay nating tikman ang luto niya para malaman kung okay ba talaga. Gaya nga ng sabi ni Liz. Mahabang sagot naman ng lalaki. Mas prefer ko sanang kumain sa labas but okay. Nakangiting sa adaman ng babae tapos ay nagkibit-balikat pa nga. Saka tumangutango na nga lamang. Alright, I'll just finish and send this email. Tapos alis na tayo. Sad niyang muli at ibinalik nga ng tingin sa ginagawa. Nang matapos ay sabay naman silang naglakad palabas ng opisina. Halos lahat ng nakakasalubong nila ay pinagtitinginan sila at binabati. Sa totoo lang iniisip ng lahat na may relasyon nga silang dalawa. Hindi naman ugali ni James na magpaliwanag sa ibang tao, kaya hinahayaan na nga lamang niya ang mga ito na mag-isip ng kung ano-ano. May dala akong sasakyan. I'll just see you on your big lonely mansion. Nangasar nga na wika ng babae. Pagkalabas nga nila ng malaking building, kaya mahina siyang natawa. Oo, maliban sa dalawang kasambahay at isang guard, wala na nga siyang iba pang kasama sa mansion. Hindi ba niya maintindihan kung bakit bumili siya ng pagkalaki-laking bahay? Gayong pwede naman siyang manatili at tumira sa dati nilang bahay kasama ang mga magulang niya. Well, maybe it's part of his plan to prove himself to his parents. After all, medyo controlling nga ang mga magulang niya at ayaw niya na nga na may kumokontrol sa mga desisyon niya sa buhay. Samantala, magandang gabi po, Sir James. Magandang gabi rin, Ma'am Trixie. Magalang at halos sabay na bati nga ng dalawang kasambahay na agad silang sinalubong papasok ng malaking bahay. Handa na po ang hapunan niyo. Ipahahapag ko na lang po ba? Nakangiti at magalang na tanong ng isa sa mga kasambahay na si Lucy. Nasaan ang bagong chef? Agad na tanong naman niya. Ay sir, umalis din po kaagad eh pagkatapos makapagluto. Bale, babalik na lang daw po siya bukas ng umaga para makapaghanda ng agahan niyo. Tapos sa tanghali, magluluto din daw po siya ng tanghalian at si Lucy na lang daw po ang maghahatid sa opisina niyo. Sagot naman ang isa pang kasambahay na si Dolores. Marahan naman siyang tumango bago inutusan. Ang dalawa na ihanda na nga ang pagkain sa hapag. Medyo mapili nga si James sa pagkain. Sa katunayan, hindi niya hilig kumain sa labas o sa mga mamahaling restaurant. Hindi naman siya maarte, pero pakaramdam niya ay may hinahanap siya sa mga pagkain na hindi naman niya mawari kung ano. Yung huling personal chef niya, okay naman sana kahit napapaano ay nakakapagluto naman ito ng mga gusto niya. Ang kaso ay nagpaalam na nga kasi ito at kailangan nang mag-migrate sa Canada kasama ang buong pamilya. Ilang beses na nga rin silang humanap ng kapalit nito pero walang tumatagal dahil hindi niya nagugustuhan ang luto ng mga to. Nang maihanda na nga ang pagkain sa hapag, ay agad na dumiretso nga si na James at Trixie sa kusina. Saglit na natigilan si James nang makita na kare-kare ang nasa mesa. Ito kasi ang pinakapaborito niyang putahe, pero ni minsan ay wala pang nakakakuha ng lasang hinahanap niya. Yung personal chef na tumagal sa kanya. Okay naman ang luto pero para sa kanya ay hindi pa rin sapat. Oh my gosh, this is really good. I'm glad na hindi tayo kumain sa labas, James. This is the best kare-kare ever. Malawak na wika nga ni Trixie nang matikman nga ang kare-kare. Napakalawak ng ngiti niya. Tipid lang nang umiti ang lalaki kasi ganito naman lagi ang sinasabi ng lahat sa mga personal chefs niya. Samantalang siya ay walang nakikitang espesyal sa mga luto ng mga to. Ganun pa man, sumandok pa rin si James ng pagkain para matikman ito. Handa na nga siya na muling madismaya pero agad na natahimik ng matikman ng kare-kare. Agad na bumilis at lumakas ang tibok ng puso niya kasi pakaramdam niya ay ganitong ganito ang pagkakaluto ng matagal na nga niyang hinahanap. Lucy,
Dolores? Agad na pagtawag nga ng lalaki sa dalawang kasambahay. Nagmamadali namang lumapit ang mga ito sa kanila. Ah, Sir James, hindi niyo po ba nagustuhan ng pagkakaluto? O order na lang po ba kami? Kagad na tanungan ni Lucy na may halong kaba. Si Trixie naman ay natigilan sa pagkain at napalingon sa lalaki. What's the matter? Ang sarap kaya? Sad pa nga niya sa lalaki. Hindi naman yun pinansin ni James. Yung nagluto. I mean yung bagong cook. What is her name again? Tanong nga niya sa dalawang kasambahay. Ah, Chef. Ana lang daw po ang itawag sa kanya. Hindi po namin maitanong ang buong pangalan eh. Pasensya na po. Sagot naman ni Dolores. No, it's okay. Gusto ko lang sanang sabihin na she's a great cook at sana magtagal siya sa atin. Mahinahong wika nga ulit ni James na siyang nagpangiti sa lahat. Maging si James ay napangiti bago muling kumain. Pakiramdam kasi niya ay may mahika ang kare-kareng kinakain niya. Isang mahika na ibinabalik siya sa isang parte ng nakaraan na may magandang memorya. Kasama ang isang babae na kailanman hinding-hindi mawawala sa puso niya. It's been almost 10 years. Kamusta na kaya? Kamusta ka na? Nasaan ka na kaya? I hope you're doing well in life. Bulong nga ni James sa sarili. Tapos ay muli na namang napangiti bago ipinagpatuloy na lang ang pagkain. Sa mga sumunod na araw, laging ganado at napaparami nga ang kain ni James dahil sa masarap na luto ng bago niyang personal chef. Kuhang-kuha nga ng babae ang panlasa niya at pakiramdam talaga ng lalaki ay kilala niya ang lasa ng luto nito. Ilang beses na nga rin niyang sinubukang makita ang babae. May mga pagkakataon na maaga nga siyang magigising pero hindi naman niya ito maaabutan. Kung minsan naman ay maaga din siyang umuwi mula sa trabaho pero wala rin ito sa mansyon. Gusto niyang isipin na tamang hinala niya sa kung sino ang bago niyang tagaluto. Pero mahirap naman kasi ang umasa. Lalo pat, halos 10 taon na nga rin ang lumipas mula nang makita niya ang babaeng tinutukoy niya. Si Joanna Silva. Si Joanna ang una at huling naging kasintahan niya. Natatandaan niya na 19 years old siya noon tapos ay bakasyon mula sa pag-aaral sa kolehiyo. Nagpa siya nga sila ng pamilya niya na magbakasyon sa Cebu kung saan naninirahan ng lolo at lola niya. Doon niya nakilalang babae. Nakakatawa at medyo nakakahiya mang isipin at balikan pero hinabol kasi si James ng aso noon. Isang gabi habang pauwi nga siya mula sa galaan tapos tinulungan siya ng babae. Siguro, I love at first sight kung tatawagin. Pero parang natulala ang lalaki sa kagandahan ni Joanna na 18 years old pa lang ng mga panahong yun. Mula noon ay naging magkaibigan na nga sila. Nagmamay-ari rin ang pamilya ni Joanna ng isang maliit na karinderya sa harap ng bahay ng mga ito. Medyo malapit lang yun sa subdivision kung saan nakatira nga ang lolo at lola niya. Kaya naman naging madalas ang pagpasyal niya sa babae. Dahil nga gusto niya na lagi itong makita. Hanggang sa naglakas nga siya ng loob na magpakilala dito. Tapos ay naging magkaibigan sila. Nagkamabutihan at niligawan na nga niya ito. 20 years old si James at 19 years old naman si Joanna. Nang maging sila na nga. Although sa Maynila nag-aaral ang lalaki, nagpatuloy ang relasyon nila. Dahil uso rin na rin naman ang mga keypad na cellphone at lagi naman silang magka-text. At isa pa, sa tuwing may pagkakataon ng lalaki ay lagi itong nagpupunta ng Cebu para lang makita sila at magkaroon ng oras na magkasama. Kapag nangyayari yun, ay lagi siyang ipinagluluto ni Joanna. Naging paborito na nga ni James ang luto ng babae dahil magaling naman kasi talaga ito. At sa tuwing magkasama sila, walang ibang maramdaman ng lalaki kung hindi tuwa at saya. Sa edad na 20, pinangarap ni James na may mapatunayan sa buhay para sa babae. Hindi kagaya dati na puro lakwat siya lang ang alam niya. Pero gaya ng mga sinasabi ng iba, hindi sa lahat ng pagkakataon
ay puro sayang mararamdaman natin nang malaman kasi ng mama ni James na si Doña Minerva ang totoong rason kung bakit laging nagpupunta sa Cebu si James. At nang malaman nito na galing sa mahirap na pamilya ang babaeng kasintahan ni James, ay pinutol nito ang allowance ng lalaki at kinumpiska ang mga gadgets nito. Hindi memoryado ng lalaki ang numero ni Joanna, kaya wala rin siyang nagawa para sabihin at ipaliwanag dito ang totoong nangyari. At isa pa, wala pa siyang masyadong kapangyarihan noon dahil bata pa nga lamang siya, nasa poder pa rin siya ng kanyang mga magulang. Ilang buwan matapos silang mawala ng komunikasyon, sinabi ng mama niya na i-arrange marriage na nga raw sila ni Trixie. Ilang beses nang sinubukan tumanggi ni James at magpaliwanag sa mga magulang kung gaano kabuting tao si Joanna at ang pamilya nito. Pero tila bingi ang mga ito sa paliwanag at hindi man lamang siya pinakinggan. Dahil nga may dugo silang Chinese, normal na nga sa kanilang arranged marriage. Yung tipong magulang ang pipili ng pakakasalan ng kanilang mga anak. Mula bata siya, tanggap na nga niya yun at hindi siya nagreklamo. Ang kaso nga lang, hindi naman niya inaasahan na darating sa buhay niya si Joanna at mamahalin niya ito ng sobra. Hanggang sa napagod na nga lang siya at hinayaan ng mga magulang niya sa gusto ng mga ito na mangyari. Hanggang sa tuluyan na nga rin naputol ang komunikasyon nila ni Joanna na hindi man lamang siya nakakapagpaalam at nakakapagpaliwanag ng maayos sa babae. Nang makagraduate nga si James sa kolehiyo, ay agad siyang naghanap ng mapapasukang trabaho. Nang medyo nakaipon na nga siya at kumikita ng sariling pera, kahit pa ilang taon na nga rin ang lumipas noon, ay saka siya bumalik sa Cebu para muli sanang makita si Joanna. Ang kaso ay wala na nga ang pamilya ng babae sa dati nilang tinitirhan, kaya hanggang ngayon ay hindi na nga niya nakita at nakausap pang muli. "Good evening, Lucy. Nariyan pa ba si Chef Anna?" tanong nga ni James sa kasambahay isang gabi nang umuwi nga siya mula sa trabaho. Kung tutuusin, pwede naman niyang sabihan ng sekretarya niyang si Liz na mag-set ng meeting kunwari para makausap at makaharap na nga ang babae na tagaluto. O kung hindi kaya, ay hingin na nga lamang niya ang resume nito sa sekretarya at siya mismo ang tumawag. Pero hindi niya maintindihan kung bakit natatakot siya. "Ay, kaalis lang po halos, sir eh. Chapsuy at lumpiang Shanghai po ang inihanda niya para sa inyo. Para medyo maiba naman daw po," sagot nga ng kasambahay. Kaya marahan siyang tumango. Mga anong oras siya ang malis? May dala ba siyang sasakyan? Tanong ulit niya sa kasambahay. "Mga 5 minuto po bago kayo dumating, sir. Wala pong sasakyan si Chef Anne. Nakakwentuhan na po kasi namin siya ni Dolores. Nagko-commute daw po siya." Sagot ulit ng kasambahay, kaya tumango na nga lamang ulit siya bago naglakad papunta sa hapag para makakain. As usual, nang matikman nga niya ang luto ng personal chef niya, bumilis at lumakas na naman ang tibok ng puso niya. Yung pakiramdam na naramdaman niya noong napagtanto nga niya na nahuhulog na nga siya kay Joanna. Ngayon tuloy, hindi niya alam kung nahuhulog na nga ba siya sa bago niyang chef dahil sa galing nitong magluto o sadyang naaalala lang talaga niya ang dating kasintahan dito. Pagkatapos kumain, ay nagpa siya na nga si James na magpahinga na. Kinabukasan ay inagahan nga niya nang sobra ang gising niya. Alas 4 pa lamang yun ang madaling araw nang magpa siya nga siyang maligo at bumaba na. Tapos ay gumawa nga siya ng kape na maiinom. Tahimik pa nga sa kusina dahil sa ganung oras ay tulog pa nga ang dalawang kasambahay. Hanggang sa dumating ang alas 5, narinig niya ang pagbukas ng gate, kaya alam niyang dumating na nga ang personal chef niya. Parang biglang kinabahan si James dahil doon ang hindi niya mawari kung bakit. Hindi niya alam kung excited ba siya o natatakot na baka ma-disappoint lang siya kung hindi si Joanna ang makikita niya. Pero nang magbukas nga ang back door, ang pinto na malapit sa kusina ay agad na umawang ang bibig ni James nang makita ang pamilyar na mukha ng isang babae. Medyo tumangkad ito kumpara sa height nito dati.
pero sobrang sexy pa rin tignan. Bukod doon, hindi naman nagbago ang maganda nitong mukha. Walang question. At mas lalong hindi siya pwedeng magkamali. Si Johanna Silva nga ang bago niyang chef, maging ang babae agad na natigilan nang makita siya. Saglit pa nga silang nagkatitigan at tila ba punong-puno ng emosyon ang nasa pagitan nila. Johanna? Mahina nga at total na banggit pa nga ng lalaki sa pangalan ng babae. Opo, kayo po si Sir James Andrew Aboitis, tama po ba ako? Ipinakita na po ni Ma'am Liz ang profile niyo sa akin. Bakit ang aga niyo pong nagising? Maghahanda pa lang po ako ng agahan niyo. It's nice to finally meet you po, sir. Nakangiti at parang normal. Nasagot nga ng babae na lumapit pa nga sa kanya at naglahad ng kamay. What? Mahina at hindi makapaniwalang tanong naman niya bago tinanggap ang nakalahad na kamay ng babae. Johanna, ako ito. Dagdag pa nga ni James kaya agad na kumunot ang noo ng babae. Kayo nga po yan, si Sir James, ang boss ko po. Nalilito nga na sagot ng babae na parang hindi talaga siya kilala nito. Hindi ako naniniwala na hindi mo ako natatandaan, Johanna. Kiit pa nga niya. Pasensya na po, sir, pero saan po tayo nagkakilala? O nagkita man lang? Parang wala pa rin ideya na tanong nga ng babae. Mariin namang napapikit si James dahil sa narinig. No, never mind. Agad na nga lamang na pagsuko ng lalaki. Hindi niya maintindihan kung bakit umaakto ang babae na hindi siya kilala nito at hindi siya naniniwala na hindi siya kakilala nito. Siguro, galit ito sa kanya dahil nga bigla na nga lamang siyang hindi nagparamdam sa kanya dati at tuluyan na nga siyang kinalimutan ng babae. Ipagluto mo na lang ako please. Medyo kutom na rin kasi ako, maaga pa akong alis ngayon. Salamat. Dagdag pa nga niya bago din ang likuran ng babae at naglakad na nga paalis ng kusina. Pagkaalis naman ng lalaki ay agad na napahinga nang malalim si Johanna. Sobrang lakas at bilis ng tibok ng puso niya. Hindi niya alam kung paano nga niya nagawang magsinungaling. At umakto na hindi niya kilala ang lalaki at parang ito ang unang beses na nagkita sila. Sa totoo lang kasi bago pa nga siya nag-apply, ay alam na nga niya na ang dating kasintahan ang magiging boss niya. At yun lang naman ang rason kung bakit gusto niya na mamasukan ito. Dahil marami nga siyang tanong sa kanyang dating kasintahan. Mula nung basta na nga lamang itong nawala, na hanggang ngayon ay hinahanapan pa rin niya ng sagot. Akala niya handa na nga siyang makaharap ang lalaki, pero hindi pa rin pala. Ganun pa man ay pilit na nga lamang siyang ngumiti bago nagpa siya na ipagluto ito ng agahan. Pilit na inabala na nga lamang ni James ang sarili niya sa trabaho para lang mawala sa isip niya si Johanna. Pakiramdam talaga niya ay galit lang sa kanyang babae kaya umaakto nga ito na hindi siya nito natatandaan. Maging ang pinagsamahan nila. Kaya naman nag-iisip siya ng paraan kung paano mapapaamin ng babae na nagpapanggap lamang ito. Ilang sandali pa, bigla nga siyang napangiti nang may maalala. May allergy kasi si James sa mayonnaise at alam na alam yun ni Johanna dahil minsan siya nitong ginawa ng egg sandwich. Nahirapan siyang huminga at namula nga ang buong mukha. Mabuti na lamang at lagi siyang may baon na gamot kaya agad na naagapan. Kaya naman, pag uwi nga, sa gabi ay kumain na nga lamang siya at nagpa siya na ngang maagang matulog. Tapos ay maaga ulit siyang nagising kinabukasan para muli silang magkita ng babae. Nang marinig niya na nagbukas na nga, ang gate ay agad na hinandangan ni James sa kusina ang lahat ng sangkap na gagamitin sa clubhouse sandwich na balak nga niyang gawin. Saktong natapos nga siya ay pumasok naman sa back door si Johanna. Sir, kayo po pala. Ang aga po ulit nating nagising ah. Pilit na ngumiti nga. Nawi ka nga ng babae. Kailangan ko kasi ulit magpunta sa opisina ng maaga. Kaya ako na sana ang gagawa ng agahan ko. But since you're already here,
Can you please continue making this clubhouse sandwich? Mahinahon na wika nga kunwari ni James. Agad namang tumango ang babae dahil sa pagsang-ayon. Thank you, chef. Pagkatapos magluto ka na lang ng kahit na anong makakain nyo, nila Lucy at Dolores. I'll just go upstairs and take a shower. Saad pa nga niya bago nagpa siyang umalis na. Naging mabilis lang naman ang pagligo ni James at habang nagbibihis siya, ipinagdarasal niya na sana ay kumagat nga sa plano niya si Joanna. Nang matapos ay nagpa siya nga siyang bumaba na ulit at sakto namang nakita niya na nakaanda na nga ang clubhouse sandwich niya sa mesa kaya agad nga siyang umupo sa hapag. Nakita naman niya agad si Joanna sa kusina na abala ng nagluluto ng agahan para sa kanila. Pasimpleng binuksan nga ni James ang sandwich at agad na napangiti nang makitang hindi nilagyan ng mayonnaise ni Joanna yon kahit pa may mayonnaise naman sa mga sangkap na hinanda niya. Chef Anna, pagtawag niya rito pagkatapos niyang kagatin ang sandwich. Agad namang tumingin sa kanya ang babae. Bakit walang mayonnaise ang sandwich ko? Nakakunot ang noo nga na tanong niya. Kunwari, ha? Hindi ba't may allergy ka sa mayo? Hindi na nga nagawang ituloy pa ng babae ang sasabihin niya dahil agad na napatayo sa gulat si James. I knew it! Natatandaan mo ko. Malakas na saad nga niya. Agad namang namula ang magkabilang pisngi ni Joanna. Nang mapagtantong, hinuhuli lang talaga siya ng lalaki. Bahagya pang umawang ang bibig niya kasi hindi siya makapaniwala na nahulog nga siya sa patibong ni James. Agad na nag-iwas ng tingin ng babae nang marahang humakbang papalapit sa kanya si James. Ramdam na naman niya ang malakas at mabilis na pagtibok ng puso niya na tanging si James lang ang nakakagawa. Why are you pretending that you don't know me or even remember me? Mababa ang boses na tanong sa kanya ng lalaki nang magkaharap nga sila. Dahil ba, bigla na lang akong nawala? I have my reasons, Joanna. Siguro ay mababaw at hindi sapat ang rason na yun para sa iba, pero may rason pa rin ako. Dagdag pa nga niya, sunod-sunod na paglunok ng laway ang ginawa ng babae dahil doon. I've been wanting to see you and talk to you for years now. Halos pabulong nga na wika pa nga niya. Agad namang napayuko ang babae at hindi nakasagot. Hindi naman kasi niya alam kung ano pa ang sabihin. Gayong nahuli na nga siya agad ng lalaki na nagpapanggap lang siya. Hindi niya maalala ito. Let me ask you one thing, Joanna. Saad pa nga ni James? Nung nag-apply ka bilang personal chef ko, alam mo na agad na ako ang magiging boss mo. Bakit mo pa itinuloy? Galit ka pala sa akin? Tanong nga niya kaya mahinang napasinghap ang babae. Hindi naman ako galit sa'yo ah. Sobrang hinang sagot nga nito. Kung ganun, bakit ka nagpanggap na hindi mo ako natatandaan? Nalilito na tanong ulit ng lalaki. Dahil kinabahan ako sa presensya mo. Dahil bigla akong natakot nang makaharap ulit kita. Walang pag-aalinlangan, nasagot ng babae. Sa totoo lang noong bigla ka nalang nawala at hindi nagparamdam noon. Aaminin ko, nasaktan ako at nagalit ng sobra sa'yo kasi pakiramdam ko pinaasa mo lang ako sa wala. At kung kailan sobra na akong nahulog sa'yo, saka mo ako iniwan sa ere. At sa dami ng mga taong lumipas, dala ko yun sa dibdib ko. Dala-dala ko ang maraming tanong sa sarili ko. Minahal ba talaga niya ako? Sineryoso ba talaga niya ako? Kung oo ang sagot, bakit bigla na lang niya akong iniwan? Bakit hindi na siya ulit nagparamdam pa? Bakit bigla na lang siyang nawala na parang bula? Ganun ba kadali sa kanyang iwan at kalimutan ako na parang wala lang kaming pinagsamahan? Mahabang dagdag pa nga ni Joanna. Dati hindi pa gaanong usang social media, kaya hirap na hirap akong hanapin ka. Lalo na, hindi ka na sumasagot sa mga tawag ko. At kung kailan wala na akong balak na hanapin ka, saka ko nakita sa social media ang ads na post ng sekretarya mo na naghahanap ka nga ng personal chef. Mahabang pagkukwento nga ng babae, tapos ay mariin pang ang napapikit. Kaya ng sinabi ko, nagalit ako sa iyo noon. Pero matagal na ring nawala ang galit na yon. Gusto ko lang naman malaman ang rason kung bakit bigla ka nalang nawala.
para tuluyan na rin akong makawala sa alaala na pilit akong hinihila pabalik sa nakaraan. Gusto ko lang ng closure. May halong lungkot nga na dagdag pa nga nito. Hindi nakwala kay James ang labis na lungkot na nasa mata ng babae. Kaya parang sinasaksak nga na punyal ang puso niya. Alam niya na nasaktan nga niya ito ng sobra. At kung may choice lang siya, ay hindi naman niya gagawin yun dahil mahalaga ang babae sa kanya. I'm really really sorry, Joanna. Mapapausang boses na bulong nga ni James. Bakit nga ba bigla ka nalang nawala at hindi na nagparamdam, James? Tanong naman ang babae. Mariing napapikit si James at huminga ng malalim. At nang muli nga siyang magmulat ng mata, ay malungkot nga siyang umiti sa babae. You know that my family, especially my parents, belong to the Chinese Chamber and businessman, right? Tanong nga ng lalaki kaya agad na tumango nga si Joanna. Nung lagi kitang pinupuntahan sa Cebu, inakala nila na ang lolo't lola ko ang madalas kong pasyalan. Pero nalaman ni Mama na may girlfriend ako na hindi Chinese o walang dugong Chinese at mas lalong hindi galing sa mayamang pamilya. And so she asked me to stop seeing you. Saad pa nga nito? Kaya yun ang ginawa mo? Kaya hindi ka na nagparamdam sa akin? Tanong nga ni Joanna kaya mabilis na umiling ang lalaki. Hindi, Joanna. Maniwala ka. Sinubukan kong lumaban, sinubukan ko namang ipaglaban. Sinubukan kong ipaintindi sa kanila na mabuti kayong mga tao, na mahal kita. Pero bigi naman kasi si Mama sa kahit na anong paliwanag. Mula noon pa wala siyang ibang sinusunod kung hindi ang gusto niyang gawin. Ang mali ko rito sa edad na 20 ay hindi ako nag-ipon ng sarili kong pera. Masyado akong naging kampante sa kung ano ang meron ng magulang ko. Mahabang saad nga ni James, desidido nga si Mama na gusto niyang hiwalayan kita. Kaya kinuha niya ang phone ko, pinutol niya ang allowance ko. Tapos hatid sundo ako ng driver sa university. I was still too young that time para ipaglaban ang gusto ko. Naisip ko rin, paano kung hindi ko sila sinunod? Hindi ako makakapagpatuloy ng pag-aaral. Paano ang future natin? Hindi rin kita matawagan gamit ang phone ng mga kaibigan ko. At para makasigurado, nawawala na talaga ako ng connection sa'yo, kahit saan ako magpunta ay may nakasunod sa aking bodyguard. It was also very hard for me, Joanna. Puno ng lungkot nga na dagdag nito. Ang sakit lang isipin na nasasaktan ka dahil sa akin. At wala man lang akong magawa para mapawi ang sakit na nararamdaman mo. Para maipaliwanag ang sarili ko sa'yo, aaminin ko na nagalit ako kay Mama dahil doon. At ang tagal kong nagalit sa kanya. Pero wala eh. At the end of the day, Mama ko pa rin siya. Wika nga ulit nito. Ilang beses ko siyang sinubukang kausapin at pakiusapan. Halos lumuhod na ako sa harap niya. Hanggang sa napagod na lang ako sa lahat. Puno pa rin ng lungkot na pagkukwento ng lalaki. Agad nga na may namuong luha sa mga mata ni Joanna. Dahil sa narinig, nakita kasi niya sa reaksyon ni James at narinig sa boses nito na nahirapan at nasaktan din siya sa mga nangyari noon. Pagkatapos kong mag-aral sa kolehiyo, agad akong humanap ng trabaho nang kumikita na ako ng sarili kong pera, saka ako bumalik sa Cebu para puntahan, makausap at makapagpaliwanag sa'yo. Pero it's too late. Mukhang huli na ako kasi wala na raw kayo doon at hindi ko naman alam kung saan kita hahanapin. Dagdag pa nga ng lalaki, kaya agad na umawanga ang bibig ni Joanna. Pinalikan mo pa rin ako sa Cebu? Hindi makapaniwalang tanong nga ni Joanna kaya malungkot nang umiti ang lalaki bago tumango. Nawala kasi ang lola ko na nakatira sa Mindoro kaya umuwi kami doon ni Mama. Ang akala ko nga ibabalik pa kami ng Cebu pero nagpa siya si Mama na doon na lang kami manirahan. Pagkukwento pa nga niya kaya marahang tumango si James. I'm really sorry, Joanna. Sorry kung wala man lang akong nagawa para ipaglaban kay Mama ang meron tayo noon. You dated a sore loser. Kaya nasaktan ka. I'm really really sorry.
Emosyonal na saad pa nga ni James habang nakayuko. Matagal na nga niyang gustong humingi ng tawad sa babae. At kahit pa sabihing may rason siya, ay gusto pa rin niyang humingi ng sorry dito. "May ginawa ka, James." Mababa ang boses nga na sagot ni Joanna. Kaya agad na nagangat ng tingin ang lalaki. "Gaya ng sinabi mo, sinubukan mo namang ipaglaban ako sa mama mo eh. Sinubukan mo siyang kausapin at pakiusapan. Tapos, bumalik ka pa sa Cebu nang may sarili ka ng trabaho. Kahit pa wala na ako doon at kahit pa ilang taon na rin ang lumipas noon. Kaya wag mong sabihin na wala kang ginawa." Dagdag pa nga niya. Tapos ay binigyan nga niya ng tipid ng ngiti. "Ang rason mo lang ang gusto kong marinig. Para maintindihan ko kung bakit bigla ka nalang nawala na parang bula. At salamat sa pagpapaliwanag mo sa akin. At least ngayon nahanapan ko na nang sagot ang mga tanong na matagal nang gumugulo sa akin. At nahanap ko na sa wakas ang closure na hinahanap ko. At James, sorry din kung nahirapan at nasaktan ka. Dahil sinubukan mong ipaglaban ako sa mama mo." Puno ng sinseridad nga na saad pa nga ni Joanna. Muling napayoko ang lalaki dahil sa narinig. Kasabay noon ay ang pamumuon ng luha sa mga mata niya. Medyo nagulat pa nga siya nang lumapit nga sa kanya si Joanna. Tapos ay niyakap nga siya ng babae habang marahang hinahaplos ang likod niya na parabang pinapatahan siya nito. Marahang ipinikit nga ni James ang mga mata niya dahil sobrang gaan noon sa pakaramdam. Mula noon at hanggang ngayon, tanging si Joanna lang ang nakakaalam ng mga gusto niya. Tanging ang babae lang ang nakakapagpakalma sa kanya. At sa puntong ito, gagawin niya ang lahat para hindi na nga muling makawala pang babae sa piling niya. Maya-maya pa ay kumawala na nga sa yakap ni Joanna at muling ngumiti ang lalaki. "Pwede pa naman tayong maging magkaibigan, hindi ba?" Tanong nga niya kay James. Agad nang pinunasan nga ni James ang luhang tumakas sa kaliwang mata niya bago tumango. "Hi Sir James, Joanna Silva nga po pala, ang bago niyong personal chef. It's nice to meet you po." Nakangiting pagpapakilala nga ng babae sa kanya. Kunwari kaya mahina nga siyang natawa, pero sinakyan naman niya agad ang trip nito. "I'm very pleased to finally meet my wonderful chef. Hello Chef Anna, I'm James Andrew Aboitiz." Nakangiting saad pa nga niya. Sa ngayon ay sapat na nga kay James na maging magkaibigan muna sila. Lalo pat alam naman niya na hindi naman niya pwedeng biglain ang lahat dahil nga masyadong maraming taon ang lumipas. Pero gagawin pa rin ni James ang makakaya niya para pakunti-kunti ay muli nga niyang makuha ang loob ng babae. At kapag nangyari yun, ay liligawan niya ito at hindi na nga pakakawalan pa. Sa puntong ito kasi alam niya sa sarili niya na hindi na nga niya kailangan pang matakot kasi kayang-kaya na nga niyang ipaglaban ng babae sa kahit na kanino. Kahit sa mga magulang pa niya, dahil hindi na nga siya ang dating James na wala pang napapatunayan sa buhay. Hindi niya gusto na bigyan ng sama ng loob ang mga magulang niya dahil nga mahalaga sa kanya ang mga ito. Pero mas lalo naman na hindi niya gustong pangunahan ulit siya ng mga ito sa kung ano man ang magiging desisyon niya. Matapos nga ang naging pag-uusap ng dalawa, ay naging maayos at magaan naman ang mga sumunod pang araw. Sa tuwing magtatagpo nga sila sa mansyon, ay meron pa rin konting ilangan na dinadaan na lamang nila sa pagngiti. Kahit na gaano man kasi kahirap at kasakit ang mga pinagdaanan nila sa nakaraan, at least ngayon ay nagawa na nga nilang makapag-usap ng maayos at naging magkaibigan pa nga sila ulit. "Pauwi ka na ba?" tanong nga ni James kay Joanna. O ani isang gabi, pagkababa nga niya sa sasakyan niya. Sakto kasing nakita niya ang babae na palabas ng mansyon. "Oo Sir James, katatapos ko lang magluto ng kare-kare. Kaya ng request mo kaninang umaga." Nakangiting sagot naman ang babae. Nagkita rin kasi sila kaninang umaga. At yun ang request ng lalaki sa dinner. Yun kasi ang pinakapaborito niyang patahe na madalas ding lutuin ni Joanna para sa kanya dati. "Ihatid na kita." Suwestiyon naman ang binata sa dalaga
Nako, hindi na sir. Mabala pa kita eh. Alam ko rin naman na pagod ka sa trabaho. Ang mabuti pa, pumasok ka na at kumain ng hapunan para makapagpahinga ka na rin. Sagot naman ng babae. Ayan sis Anna, just let me do this, please. Magkaibigan na tayo, hindi ba? Hindi ko naman pwedeng hayaan ang kaibigan ko na umuwi ng mag-isa. Lalo pat gabi na. Napapangiti na saad nga ng lalaki kaya mahina na nga lamang na natawa si Anna. At saka wala naman akong gaanong ginawa sa opisina kanina. Kaya hindi ako napagod. Hindi pa rin ako gutom. Kakain na lang ako pagkabalik ko rito kapag naihatid na kata. Dagdag pa nga nito. Oo na, sige na. Ang dami mo pang sinabi. Pagbibiro naman ni Anna bago sumakay sa sasakyan ng binata. Malawak na napangiti si James. Si Idea na makakasama nga niya sa sasakyan ng babae. Plano kasi niya na bagalan ng kaunti ang pagdadrive para mas matagal pa nga niya itong makasama. Bukod dun, may balak din siya na umarteng naliligaw nga sila. Baka kahit na ano ang gawin niya para lang makasama ng matagalang talaga, makausap at makakwentuhan. Kamusta na pala ang mama mo? Tanong nga ni James sa babae nang nasa biyahe na nga sila. Okay naman siya. Nagtayo ulit siya ng maliit na karinderya sa Mindoro at napatapos na niya ako sa pag-aaral dahil doon. Sagot ng babae. Mag-isa lang siya sa Mindoro? Ibig sabihin nagpunta ka talaga dito sa Maynila para lang makausap ako? Nakakunot nga ang noong tanong nga ni James, kaya mahinang natawa si Joanna. Kasama naman niya ang mga kapatid niya doon. Magkasosyo nga kasi sila sa karinderya kaya okay lang sa kanya na nandito nga ako. At saka, bago ako nag-apply as personal chef mo, nagtatrabaho ako sa isa kilalang 3-star restaurant dito. Umuwi naman ako sa Mindoro kapag may pagkakataon para hindi ko sila gaanong mamiss doon. At para hindi rin nila ako gaanong mamiss. Nag-resign lang ako ng sinabi ng sekretarya mong si Ma'am Liz na ako nga ang napili. Noong una hindi nga ako makapaniwala, lalo na yung mga kasama kong nag-apply, karamihan sa kanila. Nag-masteral pa nga sa ibang bansa o may experience na nga sa kanilang mga kilalang 5-star restaurant sa ibang bansa. Habang sagot nga ng babae, kaya agad na tumango si James. Baka gumawa talaga ng paraan ng tadhana para magkita at magkausap tayo. I mean, sabi nga nila, hindi ba everything happens for a reason? Nakangiting saad nga na naman ni James. O baka, sadyang magaling lang talaga akong magluto, kaya ako ang napili. May halong pagbibiro naman, nasagot ni Joanna. Mahinang natawa si James, pero tumango rin naman bilang pagsang-ayon. I agree. Mula noon, magaling ka naman talagang magluto. Hindi ba lagi mong sinasabi na namana mo sa mama mo ang hilig mo sa kusina? Nakangiting saad nga ng lalaki. Maging si Joanna ay napangiti ng maalala yun. Pero natatandaan mo ba, noong pinakain mo ako ng sandwich na may mayonnaise, grabe din ang iniyak mo noong nahirapan akong huminga, tapos ang sinabi mo pa, hinding-hindi ka na magluluto. Natatawa na dagdag pa nga ni James nang maalala nga ang tungkol sa bagay na yun. Agad namang napangusa ang babae sa narinig kasabay ng pamumula nga ng kanyang mukha. Eh bakit pa kasi hindi mo sinabi sa akin agad na may allergy ka pala sa mayonnaise, lalo na sa sandwich? Eh normal na nga sa mga sandwiches ang mga may mayonnaise eh. Depensa naman ng babae kaya muling humalakhak si James. Eh ikaw, natatandaan mo nung hinabol ka ng aso habang pauwi ka? Ang laki mong tao pero ang lakas mong tumili. Ang nakakatawa pa, tinutulungan na nga kita pero pumuwesto ka pa sa likod ko at ginawa mo akong shield. Nakakaloka ka. Dagdag pa nga nito, kaya sabay at malakas nga silang nagtawanan. Yes, I remember. Hinding-hindi ko makakalimutan ang tungkol sa bagay na yon. Kasi doon nagsimula ang kwento natin. Nakangiti at malumani na sagot naman ni James pagkatapos nga nilang tumawa. Agad na napalingon nga si Joanna sa gwapong mukha ng lalaki na ngayon ay diretso lang ang tingin sa kahabaan ng daan. Biglang bumilis at lumakas ang tibok ng puso niya. Kaya naman ibinilik na nga lamang niya ang tingin sa labas ng sasakyan.
Nasaan na tayo? Bakit parang ibang daan? Tanong na nga lamang niya sa lalaki. Iniiba na nga ang usapan nila. Ha? Pasensya na. Hindi ko nga pala naitanong sa'yo kanina kung saan kita yahatid o kung saan ka na nakatira. Basta na lang akong nag-drive. Medyo napasarap kasi ang kwentuhan eh. Kunwari ay nag-aalala lang saad nga niya. Kahit pa ang totoo ay tuwang-tuwa nga siya dahil nga successful ang plano niya. Naku, maling direksyon pala ang dinaanan natin. Pasensya na at hindi ko rin nasabi agad. Agad na sagot naman ni Joanna. Bago sinabi ng lalaki ang address, ay itinuro pa nga dito ang daan. But seriously, Joanna, I'm glad na nagkita tayo ulit. At nagkausap, masaya ako na nagawa ko ng magpaliwanag sa'yo. Alam ko na hindi naging madali ang lahat, lalo na sa'yo. Pero salamat kasi nagawa mong intindihin ang rason ko. Malumanay nga at seryosong wika ni James pagkaraan ng ilang minutong katahimikan. James, kahit na ano pa ang rason mo, rason pa rin yun para sa akin lahat ng rason. At emosyon ay valid kasi tayo lang naman ang nakakaintindi ng mga hirap na pinagdaraanan natin. Kaya wag mo nang iisipin ang mga nangyari. Ang mahalaga ngayon ay okay na tayo. Malumanay nga at nakangiti naman na sagot ni Joanna. Oh nga pala, my company just opened a new site in Tarlac. Kailangan kong magpunta doon sa Saturday. Nag-prepare kasi ng event ang mga tauhan ko as a form of celebration before the launch. Gusto mo bang sumama sa akin? Nakangiting tanong nga ni James sa babae. Hindi niya gustong tanungin ng babae kung pwede ba niya itong maging date sa nasabing event kasi ayaw niyang mabigla at mailang ito sa kanya. Ha? Wala naman akong alam sa negosyo mo eh. Baka makaabala lang ako sa'yo doon. Sagot naman ni Anna. Hindi ka naman makakaabala sa akin. Sagot nga ni James at saglit pa ngang umisip nang sunod na sasabihin para lang mapapayag ang babae. At saka hindi ba, alam mo naman na medyo maarte ako sa pagkain. Baka lang kasi hindi ko magustuhan ng mga pagkain doon. Kaya mabuti nang nandun ka para naman hindi ako magutom. Dagdag pa nga niya tapos ay lihim pa ngang napangiwi dahil parang ang babaw ng rason niya. Ah, bali isasama mo ko as your personal chef. Hindi mo naman nilinaw kaagad. Oo naman, walang problema. Nakangiting sagot nga ng babae. Hindi kita isasama doon as my personal chef. Isasama kita doon bilang date ko. Sagot nga ni James sa isip niya. Pero tumango na nga lamang siya sa sinabi ni Anna para walang maging problema pa. Great! Maaga na lang kitang susunduin para sabay na tayong makaalis doon. Sad pa nga niya. Ilang sandali pa ay nakarating na nga sila sa tapat ng apartment ni Joanna. Agad ngang nakadama ng panlulumo si James dahil pakiramdam niya ay naging sobrang bilis lang ng biyahe. Kahit na halos isang oras na nga silang magkasama at magkausap sa sasakyan. Salamat ulit sa paghatid, Sir James. Nakangiting saad nga ni Joanna bago binuksan ang pinto ng sasakyan. Hindi naman kumibo ang lalaki pero nag-iisip nga siya ng rason para makasama pa ang babae. Anna, agad na banggit nga niya sa babae kaya saglit nga itong natigilan. Bago pa makababa ng sasakyan. Do you have a coffee? Medyo inaantok kasi ako eh, para lang magising ang diwa ko sa biyahe. Nag-aalangan nga na saad niya. Sus, yun lang pala. Oo naman, halika, tumuli ka na muna. Sagot naman ito sa kanya. Kaya nga muli siyang napangiti. At mabilis pa nga sa alas 4 na pinatay nga ang makina ng kotse at bumaba doon. Nang nakakapasok na nga sila sa apartment ng babae, ay agad niyang iginalang paningin niya sa paligid. Hindi yun kalakihan pero sakto lang kung isa lang naman ang nakatira. Napangiti pa nga siya kasi ay sobrang maayos at malinis doon. Pero maya-maya pa ay kumunot ang noon niya nang makakita nga ng maraming picture ng isang lalaki sa may pader. Sino to? Tanong nga niya sa babae na agad namang napangiti. Asawa ko. Natatawa nga na sagot nito sa kanya kaya literal na nalaglag ang panga ni James. May asawa ka na? Hindi makapaniwalang tanong pa nito. Oo. Malawak pa rin ang ngiti na sagot ng babae. Hindi naman alam ni James kung ano ang mararamdaman niya
Parang bigla siyang nawalan ng mood. Hindi ba magagalit ang asawa mo na nagpapapasok ka ng ibang lalaki dito? Walang emosyong tanong nga niya. Bahagya siyang nakaramdam ng pagtataka nang marinig ang mahinang pagtawa ng babae. Baliw, bakit naman siya magagalit? Eh ako lang naman ang may alam na asawa ko siya. Tanong nga nito sa kanya. Teka lang, huwag mong sabihing hindi mo kilala si Lee Min-ho. Gulantang na tanong pa nga nito. Lee Min what? Nalilitong tanong naman ni James pabalik kay Joanna. Lee Min-ho, yung Korean actor? Siya yan, pantasya ng karamihan. Kasama na ako dun. Paliwanag na ng babae. Naniwala kang asawa ko talaga siya? Inisip mo talaga na asawa ko siya? At nag-asawa na ako? Natatawa pa nga nadagdag ni Joanna. Of course not. Siyempre kilala ko siya. Sinasakyan ko lang ang trip mo. Nauutal pa nga na pagsisinungaling naman ni James. Nag-iwas pa nga siya ng tingin para itago ang pamumula niya. Dala ng pagkapahiya. Pero agad din namang sumilay ang ngiti sa labi niya sa ideya na wala pa talagang asawa si Joanna. Single na single pa ito. Kaya may chance pa siya. Muling bumalik sa mood si James dahil doon. At hindi na nga nawala pa ang ngiti sa kanyang labi. Naging mas maayos pa ang mga sumunod na araw at unti-unting bumabalik ang closeness ng dalawa. Sa umaga, sinasadya talaga ni James na magising nga nang maaga para maabutan sa kusina si Joanna at makausap muna ito. May mga pagkakataon nga rin na magpapahuli na nga lamang siya sa trabaho para lang maihatid ang babae pagkatapos nitong magluto ng agahan para sa kanya. Sa hapon naman, sa diyaring inaagahan nga ng lalaki ang pag-uwi para maabutan sa kusina ang babae na naghahanda naman ng hapunan para sa kanya. Tapos ay ihahatid nga niya ito pa uwi sa apartment ang dalaga. Kung noon, sobrang tahimik at lungkot nga ng mansyon ni James. Hindi na nga niya alam pero pakiramdam niya ay biglang nagbago ang lahat. Naging kaklose kasi ng mga kasambahay at guard si Joanna. Na noon pa lang ay sadyang may pagkamadaltal na. Hindi ito nauubusan ng kwento at biro kaya sumasaya nga ang lahat maging ang malaking bahay. Ready? Nakangiting tanong nga ni James sa dalaga isang umaga nang sunduin nga niya ito sa apartment nito. Araw yun ang Sabado at kagaya nga ng napag-usapan ay isasama na nga niya ito sa Tarlac para sa event ng kumpanya niya. Oo, pasensya na at naghintay ka pa. Hindi ko kasi narinig ang pagtunog ng alarm ko eh. Sagot naman ni Joanna bago nagmamadaling sumakay sa sasakyan ng binata. Okay lang, mukhang ako nga ang dapat na humingi ng pasensya kasi mukhang naabala pa kita. Sad nga ni James. Paano mo naman ako maaabala? E parte ito ng trabaho ko. Natatawa nga na tanong ni Joanna sa kanya. Agad na napakagat nga ng ibabang labi si James at napangiti na nga lamang. Bigla kasi niyang naalala na yon ang alam na rason ng babae kung bakit niya ito isinama. Pero para kay James, kasama niya ito bilang date niya. Anong oras nga pala tayo makakabalik ng Manila? Tanong pa nga ni Joanna sa kanya. Baka medyo late na. Alas 6 kasi ng gabi magsisimula ang party. At baka 8 or 9 na yon matatapos. Doon pa lang tayo bibiyahe pa uwi nun. Or pwede rin naman na mag-book na lang tayo ng hotel. Tapos bukas na tayo umuwi. Sagot nga ni James. At kaagad nga na naubo ang dalaga dahil sa narinig. Kaya malakas na malakak si James. We're going to book 2 hotel rooms if ever. Huwag kang ang mag-isip ng kung ano-ano. Natatawa na pangasar pa nga nito sa babae kunwari. Grabe ka naman. Naubo lang. Nag-iisip na agad ng kung ano-ano. Huwag kang ang judgmental. Natatawa rin naman ang sagot ni Joanne sa kanya. Pero mas okay siguro na umuwi na lang tayo. Hindi kasi ako sanay na natutulog sa hotel eh. Although may dala naman akong mga extra na damit kung okay lang naman sa'yo. I mean, kung hindi ka pagod pagkatapos ng event. Dagdag pa nga niya. Bahala na siguro mamaya. Nakangiting sagot nga ng lalaki. Habang nasa biyahe ay patuloy lang sila sa pag-uusap at kwentuhan. Nang makarating naman sila sa site ay agad nga silang sinalubong ng mga empleyado ni James. Kasabay na nga rin nila ang mga ito na kumain ng tanghalian sa isang kilalang restaurant
malapit sa site. Pinakilala naman siya ni James sa mga ito bilang isang kaibigan. Binati rin naman siya ng mga to, pero nang mapunta nga ang usapan patungkol sa trabaho ay agad nga siyang na out of place. Mabuti na nga lamang at madalas pa rin siyang kinakausap at tinatanong ni James ng kahit tungkol sa anong bagay lang. Ah sir, nagbook na pala ako ng 2 hotel room para sa inyo para makapagpahinga muna kayo dahil tiyak na pagod kayo sa biyahe at para rin may privacy kayo mamaya kapag nagbihis na kayo para sa event. Nakangiting wika nga ng sekretarya ni James na si Liz pagkatapos nilang kumain nga ng tanghalian. Here are your hotel room keys, sir. Nagdag pa nga nito bago inabot nga sa kanila ang mga room keys na may room number pa. Thanks, Liz. Sagot naman ni James bago tinanggap ang mga susi. Paano mauna na kami? Ni Chef Joanna, I'll see you guys later at the event. Dagdag pa nga niya bago sila umalis si Joanna at tumiretso. Hindi naman gaanong malayo yun sa site. Dumiretso sila sa hotel, kaya agad din silang nakadating. Magpahinga ka na muna, kakatukin na lang kita mamaya kapag alis na tayo. Wika nga ni James nang makarating na nga sila sa tapat ng hotel. Na magkadabing magkatabi nga lang ang kwarto nila. Sige, salamat sir ah. Sagot naman ni Joanna. James na lang please. Nakangiti at malumanay nga nasaad naman ng lalaki. Nag-beautiful eyes pa nga ito na parang nagpapa-cute kaya mahinang natawa ang babae. Okay James, sagot na nga lamang niya. Pagkatapos nun ay pumasok na nga si Joanna sa hotel. Pagkasara niya sa pinto ay nakangiti nga niyang iginalang paningin sa paligid. Nang dumapo nga ang tingin niya, sa may kama ay agad na umawang ang bibig niya nang makita ang isang kulay black na asymmetrical dress doon at ang isang pares ng black na stilettos. Agad naman niyang nilapitan yun at nakita nga ang notes na kasama ng mga yun. Please, don't say no and wear this later tonight. I can't wait to see you looking even prettier. Yun ang nakasulat nga sa note, kaya agad nga siyang napakagat ng ibabang labi niya at napangiti na nga lamang dahil doon ay nakumpirma nga niya na hindi siya isinama ni James dito para lang ipagluto ng lalaki. Nandito siya para maging date nito. Actually, noon pa lang ay naghinala na nga siya. Pero hindi niya yon kaanong binigyan ng pansin. Pero nang makita nga na maayos namang nakakain sa restaurant ang lalaki, at nakita nga rin ang dress at stilettos dito sa kanya niya nakumpirma na tama ang hinala niya. Balak sanang magpahinga at matulog nga ni Joanna nang tanghaling yun, pero ang ideya na date nga siya nang gwapong si James mamaya ay patuloy na gumulo nga sa isip niya. Kaya naman minsan ay nahuhuli na nga lamang niya ang sarili na napapangiti na parang baliw. At ang ending, hindi rin siya nakatulog hanggang sa dumating na nga ang 5:00 ng hapon at narinig nga ang 3 magkakasunod nakatok sa pinto ng hotel room niya. Joanna, it's time to freshen up and get dressed. Sabihan mo lang ako kapag ready ka na para makaalis na tayo, narinig nga niyang saad ng lalaki. Oo James, magbihis ka na. Agad na sagot naman niya bago tumayo sa kamang hinihigaan. Hindi naman nag-aksaya ng panahon pa si Joanna at nagkilamos na nga tapos nagbihis. Nakadama nga siya ng pagkamangha nang maisuot na nga niya ang dress at stilettos. Saktong-sakto kasi ang mga yun sa sukat niya. Kung tutuos yun ay bagay na bagay nga sa kanyang mga yun, lalo na't nag-apply din siya ng light na makeup sa mukha. Ang kaso bigla nga siya na-conscious at nakaramdam ng hiya na lumabas nga at hindi nga niya alam kung bakit. Kaya naman nagpa siya nga siyang manatili na nga muna sa loob ng hotel at maghintay na nga natawagin siya ng lalaki. Ilang sandali pa ay kinatok na nga siya ulit ng lalaki at nagtanong kung ready na daw ba ito. Kaya kahit na may pag-aalangan pa rin ay marahan naman siyang naglakad papunta sa pinto bago yon binuksan. Pasensya na kung medyo natagalan ako. Nahihiyang saad niya. Ramdam niya ang pamumula ng magkabilang pisngi niya nang mapatitig nga sa mukha niya si James. Bahagya pa ngang umawang ang bibig ng lalaki na parabang sobrang namamangha na makita nga
si Joanna sa ganitong ayos. "You look perfect." Mahina at napapaos nga na saad ng lalaki. "Bolero ka talaga. Halika na nga at baka mahuli na tayo sa event mo." Saad naman niya bago nag-iwas ang tingin. Nang magsimula na nga siyang maglakad paalis, ay sakalang parang bumalik sa realidad ang lalaki at sumunod sa kanya. Kahit nang nasa sakya na nga sila, ay madalas kong sulipan nga siya ng lalaki na tila na engkanto pa rin sa kanya. Nagpapasalamat nga siya at nakapunta nga sila sa site ng maayos, lalo na't mukhang hindi makapag-focus si James dahil sa sobrang ganda ng babaeng kasama niya. Pagkapasok nila ay agad nga silang sinalubong at binati ng maraming mga bisita. Ang ilan sa mga yon ay pinakilala ni James sa kanya bilang investors o mga business partners at pinakilala pa nga rin naman siya ng lalaki sa mga ito bilang kaibigan nito. Labis namang namangha si Joanna sa lugar. Ang akala kasi niya ay sa mga pelikula lang niya makikita ang ganitong klase ng events kung saan madalas ay puro businessman ang bisita. Hindi niya inakala na mararanasan din niya ang ganito. Kaibigan ba talaga o kaibigan? Nakangiti at makahulog ang tanong ng isang businessman na nilapitan din sila matapos nga siyang ipakalala ni James. "Naku sir, kaibigan lang po. Actually, personal chef po niya ako." Agad na sagot naman na nakangiting si Joanna. "Pero hindi yan ang nakikita ko sa mga mata nitong si James." Natatawa na biro naman ang matanda. "And a chef, ha? Huh? They say that the way to a man's heart is through his stomach. Baka naman sa sobrang galing mong magluto, eh nahulog na sa'yo itong kaibigan mo." Dagdag pa nga nito na binibigyan nga ng diin ang salitang kaibigan. Medyo nakadama nga nang hiya si Joanna sa narinig. Pero idinaan na nga lamang nilang lahat sa tawang biro na yun. Pagkatapos nun ay nagpaalam na nga ang matanda at nagsimula na nga rin naman ang event. Saglit siyang iniwan ni James nang tinawag nga ito sa entablado para magsalita. Hindi naman maalis ang ngiti sa kanya. Habang pinapanood, ang lalaki dala nga ng pagkamangha. Sobrang galing kasi nito. At base sa pagsasalita nito ay masasabi nga niya na isang magaling na negosyante talagang lalaki. Parang dati lang, noong naging sila ay puro biro ang alam ng lalaki. Ngayon ibang iba na nga ang dating nito. Mas lalo tuloy akong nahuhulog sa'yo. Bulong pa nga nito sa sarili. Agad na nawala ang ngiti sa labi ni Joanna nang mapagtanto kung ano ang sinabi niya sa isip niya. Bumilis at lumakas din ang tibok ng puso niya dahil doon. "Are you dating my son?" Sakalang nga siya bumalik sa realidad nang marinig ang tanong na yon. Agad pa nga siyang lumingon sa ginang na umupo nga sa tabi niya. May kasama rin itong lalaki na sa tingin niya ay kasing edaran lamang ng ginang. "Po?" Nalilito na tanong pa nga niya. "I'm James Andrew's mother and I'm asking if you are dating my son." Pag-uulit nga nito kahit na hindi nakatingin sa kanya. Nakatingin kasi ito sa entablado at nakangiti habang pumapalakpak. "Ah, naku, hindi po." Hindi na nga niya nagawang ituloy pa ang sasabihin dahil pinutol na nga siya ng ginang. "Good, because from what I see, hindi ka galing sa kilalang pamilya and you don't belong here. And honestly speaking, I don't like you for my son. So as a mother, it's a relief to know that you are not dating him." Saad nga nito kaya bahagyang umawang ang bibig niya? Sinabi yun ng ginang na hindi pa rin nakatingin sa kanya. Nakangiti pa rin ito habang nakatingin nga sa anak na nagsasalita pa rin sa entablado. "Minerva, stop it. Don't ruin your son's event." Mahina pero puno ng diin naman na saad ng tatay ni James. "I'm not trying to ruin everything, Andres. Sinasabi ko lang ang nasa isip ko." May halong diin naman nag-iit ng nanay ni James. Kaya napalunok na nga lamang si Joanna ng laway. Totoo pala talaga na may iba sa ugali nito. Base na nga rin sa naging paliwanag nga ni James sa kanya noong nagkausap sila kung bakit bigla na lang nawala ang lalaki. "Well, there are things better kept, so just keep your thought to yourself." May halong diinawi ka ulit ng papa ni James. "Whatever." Sad na nga lamang ng mama ni James at pinaikot pa nga ang mga mata nito. Umaakto naman si Joanna
na walang nangyari at pilit na nga lamang nung umiti. Kahit pa ang totoo ay sobra nga siyang nanliit sa sarili niya dahil sa maiksing pag-uusap nila ng mama ni James. Bago pa matapos ang speech ng lalaki ay iniwan na nga siya ng mag-asawa. Nakita ko na nilapitan ka ni mom kanina. I'm sorry. I didn't know na pupunta sila dito. Ano nga palang sinabi niya sa'yo? Agad na tanong nga ni James. Pagkalapit nga ng binata sa kanya, pilit naman siyang umiti bago umiling. Tinanong lang nila ako kung paano kita nakilala at naging kaibigan. Pagsisinungaling nga ni Joanna, agad na kumunot nga ang noo ng lalaki na parang nagsasabing hindi ito naniniwala sa kanya. Kain tayo? Nagugutom na rin kasi ako eh. Nakangiting dagdag pa nga niya. Iniiba na agad ang usapan para wala nang maging gulo at hindi masirang event ni James. Pansin ko na kanina ka pa tahimik. Is there a problem? Yung totoo, Anna, ano ba talagang sinabi sa'yo ni Mom? Mababa ang boses nga na tanong ni James kay Joanna nang ayain nga niya itong lumabas para magpahangin nga muna saglit. Hindi, James. Wala talaga. Agad na sagot naman ito sa kanya. Kahit pa kasi medyo nakaramdam nga siya ng insulto sa sinabi ng mama ni James kanina sa kanya, hindi naman niya gusto na gawing big deal ang lahat. At mas lalong hindi niya gusto na mag-away ang mag-ina nang dahil lang sa kanya. Hindi ako naniniwala, Anna. Alam ko na hindi mo lang gusto na kumprontahin ko si Mama. Kiit naman ang binata. Mahina na nga lamang na napabuntong hininga si Joanna dahil sa narinig. Saglit din itong natahimik kasi hindi naman niya alam ang isasagot sa lalaki. Anna, look. I know that this may sound too fast pero nitong mga nakaraang araw sobrang saya ko na lagi tayong nag-uusap. Masaya ako na parang bumalik tayo sa dati, nung magkaibigan pa lang tayo at nililigawan pa lang kita. Saad pa nga ni James, kaya bahagyang umawang nga ang labi ng babae. Mula noong mawalan tayo ng komunikasyon, kailanman hindi ko na ulit binuksan pa sa iba ang puso ko. Ang daming pinakilala at inireto sa akin ni Mama. Ang iba nga sa mga yun ay naging kaibigan ko pa. But that's just it. Hindi ko magawang ma-attract sa iba. Gaya ng attraction na nararamdaman ko sa'yo noon. Hindi kasi nawala yun eh. Inalagaan ko yun. Kahit pa alam kong wala nang kasiguraduhan ng lahat. I know that I shouldn't be telling you this but I don't want to lose my chances now. Seryoso at puno ng sinseridad na dagdag pa nga nito. Anong ibig mo sabihin? Mababa ang boses nga at nalilito pa nga na saad ni Joanna kay James. Like what I've said, I don't want to lose my chances now. Minsan nang naputol o naudlot ang kwento natin. At gusto ko sana na may pagpatuloy yun. Hindi ko alam kung pareho pa rin ba tayo ng nararamdaman but I'm willing to do anything and everything just to have you back. Paliwanag nga ng binata. Pero James, hindi ka ba natatakot na baka maging komplikado lang ang lahat? Paano ang mama mo? Ano na lang sasabihin ng ibang tao? May halong pag-aalangan nga na tanong ng babae. Wala akong pakialam sa sasabihin ng iba, Anna. Lalo na kung wala naman silang ambag sa mga buhay natin. At isa pa, kaya na kitang panindigan at ipaglaban ngayon. Hindi na ako bata. Dati wala pa akong napapatunayan sa buhay ko and I've already learned my lessons the hard way. Kaya nga ako nagsumikap sa buhay kasi I wanted to win you back someday. At may kapangyarihan na ako. Sa totoo lang, ikaw lang ang nag-iisang rason kung bakit nagsumikap ako sa buhay. Kaya ngayong nandito ka na ulit, hinding-hindi na ako papayag pa na mawala ka pa sa akin. Hindi ko nahahayaan pa na pangunahan pa ako ng iba sa mga desisyon ko sa buhay. Kahit ang mga magulang ko pa, mahaba at puno pa rin ng sinseridad na sagot nga ng lalaki. Agad na may namuong luha sa mga mata ni Joanna. Dahil sa narinig, medyo nagulat pa nga siya ng marahang hinaplos nga ng binata ang pisngi niya para mapunasan nga ang luhang tumulo doon. Agad nga siyang napatingin sa mata ng lalaki at nagkatitiga naman sila ng mata sa mata. Para siyang nag-ugat sa kinatatayuan ng biglang humakbang nga si James para mas mapalapit pa nga sa kanya.
I want to kiss you, Joanna. Napapaus pa nga ang boses. Nabulong pa nga ng lalaki. Can I kiss you? Tanong pa nga nito. Agad siyang napalunok ng laway kasi hindi niya alam ang isasagot. Pero maya-maya pa ay marahan nang yumuko ang lalaki. James, anak, nandito lang pala kayo. Kanina pa namin kayo hinahanap. Hindi na nga natuloy pa ng lalaki ang paghalik nang marinig nga nito ang boses ng ina. Mabilis kasing lumayo si Joanna. Nang mapalingon sila sa gawin ng mga ito ay nakita nga nilang may iba pang kasama ang magulang ni James. Bukod doon ay kasama rin nila ang kaibigan ni James na si Trix Slim. James, anak, I want you to meet our friend Mr. Arnold Monte Carlo. He's the man behind Monte Carlo Airways. I'm sure marami kayong pwedeng pag-usapan. Nakangiting wika nga ng mama ni James. And Arnold, this is my son James Andrew Aboitis and he's behind Aboitis Aviation Services. Dagdag pa nga nito. And of course, his fiancé Trixie Lim. Ang pamilya ni Trixie ang nasa likod ng Lim Empire. Sa adulit nito, na siyang ikinagulat ng lahat. Mom, agad na pagsaway naman ni James sa mama niya. What? I'm just telling the truth. Kiit naman ang mama niya at tinignan nga ng masama si Joanna. At alam mo, alam nating lahat na hindi yan totoo. Magkaibigan lang po kami ni Trixie. Naiinis nga na saad naman ni James. I think, may iwan ko na muna kayo. Mukhang may mga kailangan kayong pag-usapan sa pamilya nyo. Nag-aalangan nga na saad ni Mr. Monte Carlo bago ito naglakad paalis para iwan sila. May iwan ko na muna kayo rito. Nakayo kong wika naman ni Joanna, tapos maglalakad na nga sana paalis. Pero agad na hinawakan nga ni James ang kamay niya. Bagay na nga siyang kinagulat nga niya. You are not going anywhere without me, Joanna. Minsan ka nang nalayo sa akin at hindi na ako papayag na mangyari ulit yun. Seryosong saad naman ni James habang titig na titig pa nga rin sa mga magulang niya. Mom, why are you doing this to me? Hindi makapaniwala na tanong pa nga nito. I'm just doing what's best for you, anak. Mariin naman na sagot ng ina nito. No, ma'am. Magpakatotoo na tayo. Hindi mo ginagawa to para sa akin. Ginagawa mo to para sa sarili mo. Kasi hindi mo gustong mapahiya ka sa mga kaibigan mo kapag nalaman nila na ang girlfriend ng anak mo ay hindi galing sa mayamang pamilya, tama po ba? Saad na naman ni James. How dare you talk to me that way? I'm still your mother. At kung hindi, dahil sa akin, wala ka sa lugar na kinalalagyan mo ngayon. Sigaw pa nga nito sa kanya. Yun na nga pong masakit eh. Mama ko kayo. Kaya sobrang hirap sa akin na sa inyo ko pa po mismo hindi matanggap ang suporta na kailangan ko. At ang hirap din sa akin na magalit kahit pa halos kayo na ang nagdesisyon para sa akin. Natatandaan niyo po, noong kinuha niyo ang phone ko, pinutulan ng allowance at pinabantay sa mga guards dahil lang sa nalaman niyo na girlfriend ko, si Joanna. Dati wala akong magawa. Kahit na sobrang hirap at sakit, at gusto-gusto ko pong magalit sa inyo, but at the end of the day, you're still my mother. Ma, may minsan hindi nyo naman po tinanong kung ano talaga ang gusto ko eh. I really appreciate everything that you did for me, at sobra po akong nagpapasalamat sa inyo ni Dad. But Ma, you have to understand that I'm a grown-up man now, making my own decisions. Kaya hindi po ba pwede na hayaan nyo na lang po ako na maging masaya? Kasama yung tao na totoong nagpapasaya sa akin. Emosyonal na saad pa nga ni James. Bahagyang umawang ang bibig ni Joanna nang makita ang luhang namuo sa mga mata ni James. May kung anong mainit na bagay ang humaplos sa puso ng babae. Dahil sa ideya na pinagtatanggol siya nito at pinaglalaban sa puntong ito. Pero masakit din sa kanya na makita nga na nasasaktan ng lalaki na suwayin ang nanay nito. Wala akong problema. So kung ano ang desisyon mo, anak? I know that I'm not a perfect father and I failed to look after you most of the times. Marami akong naging pagkukulang. And right now, I just want you to do what you think is best for you. Nakangiti at mahinahon na saad naman ng papa ni James. Andres! Naiinis naman nag-iit ng mama ni James. What?
Iritadong tanong din ang tatay ni Andres. Your son's right, Minerva. Nasa edad na siya, kaya hayaan natin siyang gawin ang gusto niya. Dagdag pa nga ng ama ni James. Tita, I'm sorry to batin po, pero tama po kasi sina James at Tito. Nakangiti na wika naman ni Trixie, ang kaibigan ni James. I mean, hindi naman po importante kung galing o hindi sa mayamang pamilya ang isang tao, hindi po ba? Basta po mabuti siyang tao. Kasi kung mabuti po siyang tao, mapapanatag po kayo na nasa maayos at mabuting kamay ang anak nyo. Malumani na dagdag pa nga ni Trixie. I'm just trying to protect you, kaya bakit parang ako pang masama dito? Saad ulit ng nanay ni James bago na pailing. Don't tell me na hindi kita winarningan. Dagdag pa nga nito bago sila tinalikuran at naglakad na nga paalis. Akmang susundan pa nga sana ni James ang mama niya, pero agad nga siyang pinigilan ng papa niya. Anak, just give her time. Malumanay na wika nga nito bago tumingin sa kanila. Darating din ang araw na makikita at maiintindihan din niya na mali siya. Kilala mo naman ang mama mo. Dagdag pa nga nito. Napabuntong hininga na nga lamang si James bago tumango. So you're the girlfriend, ha? I'm glad to meet you. Nakanginig wika pa nga nito kay Joanna bago maglahad ng kamay. Ah, Joanna po sir, pero hindi po ako girlfriend ni James. Pagpapakilala naman ng babae bago tinanggap ang kamay nito, kaya malakas na humalakak ang papa ni James. Dito na lang. Masayang saad pa nga nito. Akala ko pa naman kayo na. Dagdag pa nga nito. Kami po dati pero nagkahiwalay nga. Don't worry dad, nanliligaw naman po ako eh. Magiging kami din sa tamang panahon o baka sa susunod na araw na. Natatawa pa nga at confident na wika nga ni James. Ikaw pala ang rason kung bakit hindi makamove on tong si James at pilit na may hinahanap na kare-kare. I'm Trixie and I'm glad to finally meet you. Nakangiti rin na pagpapakilala ng kaibigan ni James bago naglahad ng kamay. Nice to meet you din. Nakangiti pero nahihiyang sagot naman ni Joanna bago tinanggap ang kamay ng babae. Yes, Dad. Magaling magluto si Joanna, lalo na ang kare-kare niya. The best! Pasyal po kayo sa bahay minsan at doon kumain. Masayang sa adolet ni James. We will, son, don't worry. Sagot naman ng papa nito. O paano, maiwan ko na muna kayo at susundan ko lang ang mama nyo. Baka kulang lang yun sa lambing kaya ganun ang ugali. Pasensya ka na ulit sa nangyari, iha ha. Pero huwag kayong magalala. Pasasaan pa at magiging okay rin sa kanyang lahat. Dagdag pa nga nito. Thanks, Dad. Nakangiting saad na nga lamang ni James bago umalis nga ang papa nito. Si Trixie naman ay nakipagkwentuhan muna sa kanila ng ilang minuto at halatang tuwang-tuwa nga siya sa babae. Bago nagpaalam din, naaalis na nga para mabigyan daw ang dalawang oras na makapag-usap. Salamat, James. Mababa ang boses at nahihiyangan na saad ni Joanna sa lalaki nang sila na nga lamang ang magkasama. Yung tungkol nga pala sa tanong mo kanina, dagdag pa nga nito kaya kaagad na pangiti ang lalaki. Kung pwede ba kitang halikan? Tanong pa nga ni James. Bali o hindi? Kung ano ang sinabi sa akin ng mama mo? Natawa nga, nasagot ni Joanna tapos ay napabuntong hininga pa. Tinanong niya kung boyfriend daw ba kita. Hindi daw kasi niya ako gusto para sa'yo. Hindi ko sana masabi kanina kasi hindi ko sana gusto na mag-away kayo at masira ang event mo. Pero dahil sa nangyari heto, sinabi ko na. May halong lungkot. Nadagdag pa nga nito. Hindi ba't sinabi ko naman sa'yo na kung noon wala akong magawa, ngayon hindi na ako papayag pa na mawala ka sa akin. Hindi ako perpekto pero gagawin ko ang makakaya ko para maprotektahan ka at mapasaya ka. Sa puntong to, ibibigay ko sa iyo ang mundo na deserve mo at mamahalin din kita sa paraang alam ko. Nakangiti at puno ng sinseridad na saad nga ni James. Salamat ulit, ha. Nakangiting sagot naman ni Joanna. Sobrang saya nga niya na marinig ang mga bagay na ito sa lalaki. Teka, paano naman yung isa ko pang tanong? Nakangiti at may halong pangaasar na tanong ng lalaki. At alatang pinagagaan nga ang sitwasyon dahil nga sa nangyari kanina. Uy, akala ko ba naniligaw ka pa lang?
May nanliligaw ba na nangahalik ka agad? Reklamo naman kunwari ni Joanna, kaya sabay silang natawa. Naging maayos nga at magaan naman ang mga sumunod pang araw. Although hindi pa rin tanggap ng mama ni James ang tungkol sa dalawa, ay hindi na nga lamang muna nila ito pinigyan ng pansin. Mas nag-focus na nga lamang si James sa panliligaw ng babae. Para nga, muli niyang makuha ang matamis nitong oo. Natatawa nga si Joanna kasi parang teenager nga sila na nagliligawan. Nariyan kasi ang bibigyan siya ni James ng bulaklak, tsokolate, teddy bear, aayain na kumain sa labas at manood ng sine, at kung ano-ano pa. Hatid sundo rin siya nito, at pagkatapos naman ng mahigit isang buwang panliligaw, sa wakas ay naging legal na nga ang relasyon nila. Naging masaya ang papa ni James, maging ang kaibigan itong si Trixie para sa kanilang dalawa, ni Joanna, pero wala pa rin reaksyon ang mama ni James. Ganun pa man alam nila na unti-unti rin itong matatanggap ang relasyon nila. Nagpa siya naman sina James at Joanna na i-celebrate ang first month rin nila sa Mindoro kasama ang pamilya ni Joanna. Tuwang-tuwa nga ang nanay ng babae na si Perla na muling makita ang lalaki. Naging mainit at maluwag nga ang pagtanggap sa kanya ng pamilya ni Joanna. At dahil nga sa isip ni James ay masyado na nga silang maraming taon na nasayang, nang tumagal ng 3 buwan ang relasyon nila, ay nagpa siya nga siya na mag-propose na nga kaagad sa babae. Ayaw pa nga sanang tanggapin yun ni Joanna kasi gusto nga niya na matanggap muna sila ng mama ni James, pero sinabi naman ng lalaki na hindi muna sila magpapakasal. Basta engage lang muna sila, at dahil doon ay malugod at masayang tinanggap ni Joanna ang proposal nito. Ang kaso, sadyang may pagkamatigas ang ulo at puso ng mama ni James. Kasi mukhang wala nga itong balak na ibigay sa kanila ang blessing na hinihingi nila. Kaya naman nang umabot na ang 6 na buwan, ang relasyon nila nagpa siya na nga silang pagplanuhan at ituloy nga ang kasal. Kahit pa mukhang tutol pa rin ang mama ni James, pinaglaban na nga ni James si Joanna. Pagkatapos ng halos 1 buwang preparasyon ay tuluyan na ngang nag-isang dibdib ang dalawa. Hindi naging madali ang buhay mag-isawa, lalo na't pareho silang nanibago. Pero sa tuwing iniisip nila ang pamilya na bubuin nila, ay pareho silang nakakaramdam ng pinaghalong saya at excitement. Pagkatapos ng 3 buwang pagsasama bilang mag-isawa, ay nagbunga na nga ang kanilang pagmamahalan. Nabuntis na kasi si Joanna. Lahat ay naging masaya sa balitang yon, lalo na ang nanay ni Joanna na agad pa ngang lumuwas ng Maynila para makisaya at celebrate sa kanila. Nagulat nga sila nang nagpunta na nga rin sa bahay nila ang mama ni James, na mukhang natuwa at na-excite sa balita dahil doon ay parehong napangiti ang mag-asawa. Apo lang pala kasi ang makakapagpalambot ng puso nito. Mas lalo pang naging maayos ang lahat ng iniluwal na nga sa wakas ni Joanna ang panganay nila ni James matapos ang 9 na buwang pagdadalang tao. Isa itong healthy baby boy na pinangalanan nga nilang James Sonandre, na kinuha nila sa pangalang James Andrew. At dahil ito ang unang apo, baby pa lang naging sobrang spoiled na nga siya sa mga lolo't lola niya. Although medyo may awkwardness pa rin sa pagitan ni Joanna at mama ni James, nakakatuwa naman na naging civil na nga sila sa isa't isa. Minsan magkukwentuhan nga at sabay nang nagtatawanan. Hindi ito humingi ng sorry sa mga nasabi nito kay Joanna, pero unti-unti naman niyang pinakita na nagkamali nga siya, na hinusgahan agad niya ang babae. Bumabawi naman siya gamit ang kilos niya, at okay na yun kay Joanna. After all, naniniwala siya na action speaks louder than words. Kung iisipin ay parang simple lang ang kwento nila, pero tiyak naman nakapupulutan ng aral sa totoong buhay, lalo na sa pagpapakatao. Maraming natututunan sina James at Joanna sa kwento nila. Mga aral na alam nilang madadala at magagamit nila sa mga pagsubok na sabay pa nga nilang haharapin bukas. At sana kagaya nila, may natutunan din po kayo. I-comment lamang po kung ano ang natutunan nyo.
Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa pakikinig. At shoutout po sa mga sumusunod. Merlilyn, Lin Lee, Zenaida Porter, Ellen Fortuno, Shirley Alberto, Jen Jen, Rogelio Unica, Jocad Tech, Tessie Olarte, Augustus Rafanan, Neva Fajardo, Presbyteros Rose, Jeyo, Leonila, Leonisa, Lidia Bacus, Gloria Sanchez, Ning Rafanan, Erlinda Chong, Anita Hernando, Anne Mariano, Lidia Bacus, at shoutout na rin po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay. Maraming maraming salamat po at muli. Ito ang Cat Amazing Stories PH. Thanks for listening and God bless everyone.